biglang nag-away-away yung mga aso. So pumunta dito sa garden ko. Yan, nagkaputol-putol yung mga halaman dito. Kaya konti na lang yung puputulin. Magandang araw sa inyo mga ka-prom day. Nandito ulit ako sa aking garden, sa garden ng kapatid ko, kasi parang wala na naman sa ayos at syempre magdadagdag ulit ako ng halaman. Yung garden na nakikita nyo sa likod, yung kubo ko, at ayun, magandang-maganda na yung mga halaman ko doon at malapit ko na naman tabasin dahil nag-uumapaw na naman, so wala na akong madaanan sa mga pathways. Pero ngayon ka-prom day, dito muna ako sa garden ng kapatid ko at dadagdagan ko yung halaman dito na kulang. So actually hindi kulang, sobra-sobra na. Marami yung pinutol na maya na dun sa aking kubo, sa aking garden. Kaya sabi ko, ilalagay ko dito sa harap ng bahay ng kapatid ko. So ngayon ayusin ko ulit yung garden niya dahil ayun, pinapabayaan niya na, siguro tinatamad lang siya maghalaman. Pero minsan sinisipag siya, lalo pag nakikita niya nagtatanim ako ng halaman, parang na-encourage din siya na magtanim ulit. So ayun, ito ngayon, magtatanim ako ng mga halaman at papagandahin ko ulit yung garden ng ate ko. So kung bago lang po kayo ka-prom day sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po muna para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan, so certified prom day po. So ito yung garden ko dito sa ano, sa likod ng kubo. Umaapaw na siya sa daming halaman. Yung mga aso nag-away-away dito, sabi ko at tabasin ko na yung mga halaman ko dito. Kaya lang biglang nag-away-away yung mga aso. So pumunta dito sa garden ko. Yan, nagkaputol-putol yung mga halaman dito. Kaya konti na lang yung puputuling. So later, by next week, siguro ayusin ko na ulit yung halaman ko dito sa dito mismo sa aking harapan. So ngayon dito, ito muna yung pagkakabalahan ko dahil tinatambad nga yung ati ko. So dadagdagan ko ng mga halaman dito dahil yung tininim ko dito ng mga tea plant, ayan, maliliit pa. So tamang-tama, habang maliliit sila, sasabayan sila ng mayana sa paglaki. So yung mayana kasi madali lang lumaki. Din yung tea plant, siguro mga 1 year siya bago maging super lush na siya. Pero ito ngayon, garden muna habang nag-aantay ng paglaki ng mga halaman. So ito yung ayusin ko sa garden ng ate ko. Ayun, ang ganda, di ba? Medyo pinapabayaan niya na. Pero itong mayana na ito, ka-prom day, sobrang siguro mag 2 years na ito, mayana na ito. So tumatagal din pala siya. So ayun, pinuputol ko siya. Pinuputulan ko siya na pag medyo umaapaw na at parang natutumba, pinuputol ko. So yan naman pala, ka-prom day, pwede naman pala yung tumagal yung mayana, basta alagaan lang. Ayun, matagal na yan dyan eh. Ang kitang-kita, ang ganda, di ba? Dati ang lalaki ng mga dahon niya at ang taba. So ito, muli kong alisin yung mga nakabalanda dyan, puputulan ko siya para maging maaliwalas ulit tingnan. So yung tatalim ko na mayana, medyo binabad ko sa tubig. Ang nangyari, nabulok na yung mga puno niya na sobra sa sa babad. Dapat siya kasi mga 30 minutes silang, so dalawang araw na itong nakababa dito. Kaya ang nangyari yun, nabulok yung mga pinutulan ko, then kailangan na itanim ko na siya ngayon para hindi mabulok. Thank you.
18. Lahat naman sila mabubuhay, kaya lang minsan mayroon na bubulok dahil sa sobrang ulan. Pero kung pagtag-init, kahit na pabayaan ko lang siya dyan, pusa siyang nabubuhay. Pero pag ano, madalas umulan, yung iba namamatay. Kasi nabubulok yung mga puno niya. So dahil summer, pang summer na plant siya, kaya mas maganda pag mainit pag ano, tinatanim siya. But siyempre pag ano, pagsimula dinidiligan para hindi naman siya matuyo. Ayan ka from din, napakarami kong pinutol. Kasi pag pinabayaan lang na kumapal ng kumapal, papangit na. Kasi pag nakikita natin na parang napakalago, parang nasasayang tayong tanggalin yung mga
makakapal dahil ang taba eh, katulad nito, ang taba-taba pinutol ko. Kasi wala nang ano eh, halos yan na lang nakikita. Pag pinutol ko naman siya, yung sanga niya dadami pa rin. At siyempre mas maganda yung parang panibagong ano, usbong. Kasi pag pinabayaan nga natin na ano, nagiging gubat, katulad nito parang wala na sa ayos, then kailangan talaga pinuputol para maging maganda. At siyempre yung kaya tayo naghalaman para maging maganda yung kapaligiran natin, maging maaliwalas. Ayun, kaya dapat lagi natin ano, pinuputol. Hayaan na natin na ano, masayang tayo dun sa napakalago, napakalash na mga branch ng halaman. Kaysa naman magmukhang gubat, diba? So, ito, naging maaliwalas ulit yung dating niya at nabawasan yung napakayabong na mga dahon na nagkakalat dito. So, panibagong ano na naman, panibagong buhay. Yun. Maganda naman yung dating niya kasi naging maliwanag. Hindi katulad yung dati na punong-puno. Ganda oh. Taba. Ang tanim. Ayan na po ka-promly, tapos na akong maglinis. Ibinalik ko sa dati yung gagi ng kapatid ko, but ang dami kong tinanggal. Yung napakakapal dito na ano, na halaman dito ay tinanggal ko. So ayun, kita na ulit yung ano niya, yung puno niya. Then dito yung tinanim ko na mayana. So imagine na lang kung lahat yan ay gumanda at puro pula. So napakagandang tingnan yan. So within siguro mga May, maganda na siya kasi summer ngayon but palaging umuulan. So hindi na kailangan talaga diligan kasi madalas umulan kahit summer. So tamang-tama, nainitan siya, naulanan. So ang tendency niyan, gandang-ganda ng halaman.
So, ayun po kapram dito. Tapos na po ako dito sa pag-gardening sa garden ng kapatid ko. Sana sipagin ulit kayong mag-garden. So, mas maganda pag palaging inaayos yung mga halaman kasi nare-refresh din sila katulad natin. Parang kapag bagong gupi tayo, pakiramdam natin. So, ang gwapo-gwapo natin, ang ganda-ganda natin. So, ganun din yung mga halaman kapag bagong gupit. Maganda rin silang tingnan. So, siguro feel na... napifeel din nila yun na maganda rin sila. Yung po ka-prom din, marami pong salamat sa inyong panunood. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakasubscribe. At yun po, don't forget to touch the notification bell para updated po kayo po sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat at Diyos mabalos. Ang init na sobra, inabot ako ng tanghali.